What's up mga kabartax? Magandang araw sa inyong lahat ngayon mga kabartax. Dito naman tayo mga kabartax sa bago po naman na vlog. Ngayong araw mga kabartax, pag-uusapan natin mga kabartax at isishare ko sa inyo ang pagtutroubleshoot ng brake master sa Toyota Corolla 2016 model. Ah hindi, 1996 model pala yung Toyota Corolla natin. Pero bago yan mga kabartax, don't forget to like and subscribe my channel. Ito na mga kabartax, papakita ko sa inyo. Hello mga kabartax, ito na. Kain mo na ako mga kabartax, gutom. Ito na mga kabartax, yung sinasabi ko tungkol sa brake master. Kasi mga kabartax, kapag ang brake master yung kaka-problema sa sasakyan, marami kasing ma-suspected na problema sa gulong o di kaya sa mga steel tube. Pero ang problema talaga mga kabartax, ipapakita ko sa inyo yung main reason ng ito, brake master na nasa loob ng ito mga kabartax. Papakita ko sa inyo kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaproblema yung brake master. Kasi yung brake master mga kabartax, tinapakan ko yung brake, okay yung brake niya, pero pag idiin mo, unti-unting bumababa yung pedal ng brake. So nung una mga kabartax, ginawa ko, chinay ko lahat yung mga gulong, yung brake, tsaka pinalitan ko ng mga brake pads yung mga gulong. So ginawa ko, kinabit ko balik yung mga brake pads, tsaka pinalitan ko ng bago. So tinitest drive ko, test drive ko mga kabartax, yun pa rin, medyo nagka-problema pa rin yung brake. Kasi pag-apak ko ng unang apak sa brake, mababaw lang yung brake nga, pero yung pag diniin mo yung pedal, bigla-biglang bumababa yung pedal. So mga kabartax, yung ginawa ko mga kabartax, ito na, tinanggal ko na yung brake master mga kabartax. So ito mga kabartax, yung tips ko na ibibigay ko sa inyo mga kabartax. Ito mga kabartax, ito yung repair kit niya. So yung repair kit niya mga kabartax, medyo problemado na ito. Papakita ko sa inyo mga kabartax, itong rubber cap. So tingnan nyo mga kabartax, ayun o. Ito mga kabartax, ito yung problema o. Ito o. Yan, nakikita nyo to mga kabartax. Ito. Itong butas, ito. Yupi na to mga kabartax. Yung rubber nya hindi napantay. Tsaka ito mga kabartax, ito yung punot dulo o dahilan na nagka-problema yung yung brake. Kasi yung nya, yung ang tawag ito, yung rubber cap nya, nagkaroon ng maliit na butas sa loob. Kaya pag inapakan mo yung brake mga kabartax, sa unang hapak mataas yung brake, pag idiniin mo yun, biglang bababa. So ayan mga kabartax, para iwas magkakaproblema ka na naman sa brake master, ang gagawin natin yan mga kabartax. Ito mga kabartax, mapikita ko sa inyo, diretso ka na lang bumili ng repair kit sa brake master mga kabartax. Ito mga kabartax, pwede din natin palitan ng bagong assembly na ganito mga kabartax. Kaso lang yung may-ari medyo kapo sa budget. So ginawa ko na lang, chinek ko yung sa ilalim ng brake master mga kabartax, wala namang gas-gas. Yung nagkagas-gas lang, ito lang. Itong kita nyo mga kabartax, yung puti dito. Yan. Medyo na yan.
problemado na yan mga kabertax. Yan, may gas-gas na. So, dito sa loob mga kabertax, chinek ko dito sa loob, walang gas-gas. So, pwede pa rin itong gamitin mga kabertax kahit itong bagong repair kit lang yung ipapalit natin. So, huwag na kayong mag-isip pa na ibalik pa yung ano mga kabertax. O pwede naman na palitan itong rubber cap, pero medyo ano na, kinakalawang na yung piston niya mga kabertax. So mas maganda niyan mga kabertax, palitan lang natin ng bago para wala ng problema mga kabertax, kasi yung brake ng sasakyan, dyan nakasalala yung buhay natin mga kabertax. Kaya mga kabertax, ito na, bubuksan na natin mga kabertax. Ito na mga kabertax, papakita ko na sa inyo. Ayan. Nan to mga kabertax, yun. Kita ko sa inyo. Dapat ito yung mauna mga kabertax, yung maliit. Yan, papasok na natin mga kabertax. Yan mga kabertax. Tapos itong isa mga kabertax. Ito mga kabertax, ito yung lock sa ilalim. Yung sa unang piston dito sa ilalim, ito yung lock niya. Lock. Ididiin natin to pababa mga kabertax para makabit natin tong lock dito. Yan mga kabertax. Okay. Mga kabertax, oh. Didiin natin pababa. Tapos ito mga kabertax, yung bagong washer. Lalagyan natin itong bagong washer. Ito. Ito na mga kabertax. Yan. Tapos lagyan natin ito mga kabertax. Oh. Kita nyo mga kabertax, ito na. Pantay na. Pantay na yung piston. Kasi yung isa nakapasok na sa ilalim. Ayan mga kabertax. Tapos nyan, ito. Ito. Lalagyan natin dito mga kabertax. Huwag nyong kalimutan ito kabertax. Ito yung circlip niya, para hindi matanggal palabas yung piston. So ito mga kabertax, kakabit natin. Ano mga kabertax?
Yan, mga Bertax, siguraduhin nyo na yung lock niya naka ano, nakapasok sa lalagyan niya. Tapos i-check nyo ng pagganon mga Bertax. So ito mga Bertax, huwag nyo rin kalimutan na higpitan to. Kasi pag hindi nyo mahigpitan to, no, tatagas dito yung brake fluid. So mga Kabertax, ito na yung pag-repair natin ng brake master. Pinalitan lang natin to ng repair kit. Yan. So mga Kabertax, ipapakita ko sa inyo yung pagkakabit nito. Kasi hindi ko na naisipan na kunan pa ng video yung pagtatanggal ko nito. Kasi medyo busy ako ng konti. Kaya ito, tinanggal ko na lang. Tsaka ipapakita ko sa inyo kung paano lang yung pagpapalit ng repair kit at tsaka yung dahilan sa pag trouble ng brake master. So tara mga Kabertax, samahan nyo ako, ikakabit natin itong brake master. Bumba! Kondo! Yeah, Bumba! Kondo! Ganyan dapat mga Kabertax, dapat tanggalin yung bula-bula sa ano, linya. Kasi pag may bubbles mga Kabertax, mahina ang preno niyan. Gilit! Bumba! Whoop! Yan mga Kabertax, mapakita ko sa inyo. Ito na. Tingnan yung brake niya, mababaw na. Inuuna mga Kabertax, pag idiin ko ng konti ganyan mga Kabertax, unti-unting bumababa yung
pressure niya. Pero ngayon mga kabertax, ayan na. Wala nang problema yung brake natin. So mga kabertax, napakita ko na sa inyo yung brake pedal natin sa Toyota Corolla na sasakyan. So ito mga kabertax, yung brake niya okay na. So salamat sa panonood ng channel ko mga kabertax. Kaya ngayon mga kabertax, i-road test na natin yung itong sasakyan. So tara, samahan niyo ako mga kabertax. Swabe na yung brake niya mga kabertax, hindi na bumababa yung pedal natin. Pag i-hit ko yung brake ng ganyan, oh, tingnan nyo mga kabertax, oh, yan, smooth na yung brake niya. Ito ay Toyota Corolla mga kabertax, tinitest natin ngayon. Sana mga kabertax, nagustuhan nyo yung mga vlog ko mga kabertax. Kasi marami pa tayong dapat tatrabahuin mga kabertax. Marami pa akong gagawing mga vlog para may pakita ko sa inyo kung ibang mga tips kung paano tayo mag-ayos ng sasakyan mga kabertax. So maraming salamat mga kabertax.